mga balitang kilala. Bawat anghulo, tinutukan, kumpwersa ng pag-ati ng balita. Mas pinalakas, mas pinalawa. EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang gabi, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV News para sa detalye ng mga balita. Dahil muling bumibilis ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, partikular na sa Metro Manila, kinontra o kinontra ng Okta Research ang pagbabalik ng mga empleyado sa mga opisina mula sa work from home schedule. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, dapat i-hold muna pansamantala ang nasabing balak na pabalikin on-site ang mga nagtatrabaho sa mga tahanan nila. Dagdag pa ni David, dapat mabawasan muna ang bilang ng mga tao na pumapasok sa mga opisina na bukod sa makakaiwas sa COVID-19 ay makakatipid pa sa pamasahe. Samantala, nakahanda naman ang Philippine National Police sa posibilidad na iakyat sa Alert Level 2 ang NCR. Ito'y matapos maitala ng Department of Health ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Gian Fajardo, nakahandang mag-render ng mga kani-kanilang trabaho ang mga PNP personnel para sa pagpapatupad ng minimum health safety protocols. At upang makatulong sa pagpigil anya sa pagsipa ng kaso ng COVID-19, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga Metro Manila mayors at barangay community upang iparating sa ating mga kababayan ang pagsunod sa mga safety protocols. Yes, ma'am. Lagi naman pong handa ang PNP. Kung sakasakali pong magtataas po ng alert level dito po sa NCR, ay nakaready po ang polis natin na mag-render po ng public safety and security services po, particularly po yung ating mga port and control sa mga kalapit po ng mga probinsya at syudad dito po sa NCR. Na-assistan natin sila sa pagpapaalala sa ating mga kababayan na patuloy po sanang sumunod sa mga pinatutupad po nating minimum public health standards and protocol, dahil hindi naman po natin kakayanin na yung sa Kraki na bantayan po talaga itong ating napakalawak na nationwide implementation po ng alert level. So yun po yung aming patuloy na apela sa ating mga kababayan na sumunod po doon sa IATF guidelines. Sa pamamagitan ng Quezon City e-services, mas pinadali at ginawa ng online ang business permit application o renewal sa Quezon City gamit ang sariling computer, smartphone o kaya naman IQC e-services kiosk. Maaari nang sagutin ang forms, magpadala lang ng documentary requirements at makakakuha o magbabayad ng buwis, assessment bill at mag-a-apply ng bago o mag-renew ng business permit sa loob lang ng isa o dalawang araw. Libreng ipapadala ang business permit sa registered business address. Ganito rin ang proseso sa pagkuha ng building permit. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, sa pamamagitan ng sistemang ito, garantisadong walang fixer. Mula sa dating 40 pesos na flag down rate ng mga taxi, hinihimok ngayon ng ilang mga taxi operators ang gobyerno na itaas sa 60 pesos flag down rate. Matatandaan kasi na naghain ng petisyon ang mga operators nitong Marso sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Philippine National Taxi Operators Association o AYON, ayaw niyang bumiyahe ng ilang taxi drivers dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Sa kalagitnaan pa lang kasi ng taon, umabot na sa mahigit 36 pesos ang naging pagtaas sa presyo ng diesel, habang gasolina ay 26 pesos naman. Kaya humihiling lamang sila ng flag down rate increase mula sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa halip na pagtaas ng pamasahe. Matatandaan na huling inaprubahan ng LTFRB ang petisyon ng mga taxi operators nitong 2017 na magkaroon ng 10 pesos na pagtaas sa flag down rate.
At matapos ang mahigit isang linggong hindi pagsipot sa mga show cause order na inilabas ng LTO at hamon ng mga otoridad sa driver at owner ng SUV na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City, humarap na sa publiko. Kinalala ang naturang driver na si Jose Antonio San Vicente. Kasama rin na isinurrender ni San Vicente ang sasakyang ginamit nang mangyari ang insidente. Humingi na rin ito ng paumanhin sa biktimang si Floralde at sa pamilya nito. Ito ay sa kabila rin ng panawagan ni Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na kung hindi pa siya magpapakita ay ilalabas na ang kanyang search warrant. Itinanggi rin ng may-ari ng SUV na hindi ito itinanggi rin nito na gumagamit siya ng ilegal na droga. Nakahanda rin naman anila ang pamilya San Vicente na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ni Floralde sa pagpapagamot sa ospital. Samantala, itinuturing naman ngayon ng PNP na case solved ang usapin dahil voluntaryo na itong sumurrender at ipinaliwanag ang kanilang panig. Hahayaan na lamang aniya ng PNP ang prosecutor office na humawak sa usapin. Wala naman akong masasabi na hindi naman masasabi ng abogado ko kung hindi may apologies sa nangyari. May apologies sa kay Mr. Floralde at kanyang pamilya. Hindi. Hindi akong gumagamit. Willing ka, sir, magpa-subject sa drug test to confirm your claim? Depende sa advice ng aking abogado. Sundan ko siya. Samantala, viral ngayon sa social media ang pagtatalo sa Noy Kalsada ng dalawang lalaki. Sa kuha ng video, makikita ang nakaputing t-shirt na ito na naglabas ng baril at nagpakilalang taga National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa nakaputing t-shirt, hinarangan raw umano siya ng kanyang nakagitgitang motorista at nadidistract dahil may operation muna sila. Bagay na itinanggi ng kanyang nakasagutang driver na kumuha ng video at nagpakilala namang taga-office of the president. Nakarating ang video na yan kay Justice Secretary Minardo Guevara at kinumpirmang hindi raw empleyado ng NBI ang naturang lalaki. Dahil dyan, pinatatawag na raw ang naturang driver sa June 17 para sa isasagawang investigasyon. Naharap raw sa patong-patong na kaso ang lalaking bumunot ng baril at nagbanta sa isa pang driver. Posible itong maharap sa kasong paglabag sa Commission on Election o COMELEC Ganban kapag wala itong exemption, grave threat, coercion, usurpation of authority at illegal possession of firearm kapag wala itong lisensya. Naka-live po kayo sa Facebook. Bakit tumatakbo ka? Hindi po ako tumatakbo. Tinatakbuan mo ako. Hindi po kayo tinatakbuan. Naparating na kanina pa. Ba't gusto ko paparaan? Bakit sino po ba kayo? Hindi, NBI ako. Pakita niyo po ID niyo kung NBI kayo. O sige po, bakit po? Saan na ID niyo? Hindi, taga-saan ka? Papakita ko rin. ID niyo? Anong sinasabi niyong pinapara niyo ako? Office of the President. Ba't LTO po ba kayo? Hindi, NBI ako. Bakit po kayo? Iginit-git po ako eh, di ba? Ito, ginit-git. Nakita mo yung drive mo, naka-video ka. Nagmamadali po ako dahil susundo po ako ng mga bata. Sige. Naka-camera ka, bro. Huwag ka na mag-video. Yung wang-wang nyo po, hindi ko alam. Bawal yung wang-wang niya. Hindi ko alam. Ako NBI ako. Di ba? Nagpakilala ako sa'yo. Di ba? Nag-wang-wang ako. Di ba? Pinapara kita. Di ba? Kasi may operation kami, ini-distract mo ko. Itinanggi naman ni outgoing President Rodrigo Duterte ang extrajudicial killing sa kaniyang administrasyon. Sinisisi niya rito ang human rights. Aniya, ang kanyang direktiba ay sirain ang mga ilegal na droga sa bansa at kapag nalagay sa alanganin ang buhay ng mga law enforcement officer, bilang isang abogado raw, aakuhin niya ang legal responsibility kung magkakaproblema ang mga pulis, militar at iba pang sangay ng gobyerno na naatasang magpatupad ng batas sa usapin ng droga.
hindi rin daw makakapayag ang Pangulo na sirain ang buhay ng mga bata lalo na ang bansa sa paglaganap ng illegal na droga. Kaya sakaling questionin, kung sakaling questionin raw ang operasyon ng mga otoridad, wala daw ibang gagawin ang mga ito kundi sabihin na utos niya ito. Why do we have to extra judicial kill a person? Ang sinabi ko, at bugok talaga itong human rights, both the international one. What I said, I am a lawyer. My order to the law enforcement agencies, to the NBI, to the police, lahat, customs, police, is that go out and destroy the apparatus of the drug syndicates. And if you have to kill because you are in danger of being killed, go ahead, unahan mo na. But I do not want to see a dead soldier or a policeman. Hindi titigil ang paglilitis kay outgoing Senator Laila De Lima. Ito ay sa kabila ng pagpawi ng testimonya ng ilang mga nag-aakusa at iniuugnay sa kanya sa transaksyon ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon yan sa Department of Justice. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara, matapos ang pagsusuri sa mga ebidensya ng naipresenta na sa korte at mga hindi pa naipipresenta, ay sapat na umanong dahilan ng panel of prosecutors na irekomenda sa kanya na ituloy ang mga kaso laban sa senadora. Hanggat hindi raw na ihaharap sa korte para sa cross-examination ang mga individual na bumawi ng kanilang testimonya laban kay De Lima, ay wala itong bigat sa kaso. Matatandaan kasi na kabilang sa mga bumawi ng kanilang testimonya laban kay De Lima ay sina self-confessed drug lord Kerwin Espinosa, dating Bureau of Correction Officer Rafael Ragos at Ronnie Dayan, ang driver ng senadora. Samantala sa Rizal naman, patay ang dalawang kidnapper habang nailigtas naman ang dalawa pang o nailigtas ang dalawa sa isinagawang operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., nangyari ang pangingidnap ng mga suspects sa dalawang magpinsan na Chinoy sa Tondo, Maynila noong June 4. Matapos nito, nagdemand ang mga kidnappers ng halagang 100,000 pisong ransom para sa kalayaan ng mga biktima. Dito na nagsumbong sa mga otoridad ang pamilya ng mga biktima. Nauna rito, nagkasundo raw ang mga suspect at sa pamilya ng biktima na magkita sa Calamba, Laguna pero inilipat sa Pakil, Laguna. Hindi alam ng mga suspect na nakapagsumbong na ang pamilya ng biktima sa mga otoridad kaya natunton ang kanilang getaway vehicle sa bahagi ng Pililla, Rizal na nagresulta sa isang engkwentro. Napatay ang mga suspect na kinilala sa kanilang mga ID na sina Rolly Castillo at Jeremiel Ventura. Sugatan naman ang isa pang miyembro ng PNP Anti-Kidnapping Group sa naturang engkwentro. Na-recover sa lugar ang ilang mga bala, magasin at mga baril na ginamit ng mga suspect. Few of the victims. A breakthrough in the investigation came when the kidnappers agreed with the counter-offer by the family's victim. A ransom payoff was set in Calamba City, Laguna, but was later diverted to Pakil, Laguna, where the kidnappers received the ransom while the victims were freed in Fami, Laguna. PNP AKG operatives tracked down the kidnappers' getaway vehicle somewhere in Pililla, Rizal, where an armed encounter ensued, resulting in the death of 2 kidnapped suspects and the wounding of an AKG operative. Samantala sa balitang sports naman, nabigo ang Gilas Pilipinas U16 sa 2022 FIBA Under-16 Asia Championship laban sa Japan na ginanap sa Doha, Qatar. Tinalo ng Japan ang Pilipinas sa score na 73-67. Nawalan ng bisa ang nagawang 18 points at 16 rebounds ni Kyle Yum Harris habang mayroong 12 points si Jared Bahay.
Nauhusan ng Japan ang Pilipinas sa perimeter shooting kung saan mayroong 27.59% sila kontra sa 17.39% ng national team ng bansa. Dahil dito, nasa pangalawang pwesto na ang Pilipinas at susunod na makakaharap ang Kazakhstan na kailangan nilang talunin para makapasok sa susunod na round. Matatandaan naging matagumpay ang panalo ng Gilas laban sa Kuwait sa score ng 82-45 noong nakaraang araw. Museo para sa mga sasakyang ginamit ng iba't ibang pangulo ng bansa, binuksan na muli sa publiko. Para sa detalye ng balita, narito si Zay Soriano. Bago manumpa si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay kinaabangan na ilang mga mamamayan kung ano nga ba ang gagamitin nitong sasakyan na maaari maging parte ng kasaysayan ng Pilipinas at maaaring mahilera dito sa museo ng mga pampangulong sasakyan. Ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ay nagtatampok sa publiko ng Presidential Car Museum sa Quezon Memorial Circle. Tampok sa museum ay ang mga naging sasakyan ng mga nagdaang pangulo na naging o may mga malaking naibahagi sa kasaysayan ng bansa. Ilan sa mga makikitang klase ng sasakyan sa museum ay ang Chrysler Airfare Custom Imperial CW at ang Cadillac V16 Transformable Town Car Cabriolet ni Quezon. Karamihan sa mga itinampok sa museum ng pampangulong sasakyan ay ang mga presidential car dito na ginamit pa mula noong panahon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Sa ngayon ay kinaabangan din ng mga Pilipino kung ano rin ang gagamitin sasakyan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para naman sa mahilig sa history ay binubuksan naman ang museo mula Martes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mula dito sa Museo ng mga Sasakyang Pampangulo. Para sa EuroTV News, ako si Zay Soriano, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV News. Para sa iba pang mga balita, bisitahin lamang kami sa aming Facebook at YouTube at EuroTV News. Ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.